yung pagpipinta ay gawin kong parang tools for social transformation, mga ganun. Naging aktivista na ako. Ako si Federico Dominguez, alias Boy D. Boy D, pintor. Tapos minsan, musikero din, part-time. Ang edad ko ngayon, mga 65 na. Dito ako nakatira sa Cruz Aligas. Bali, hindi ako taga rito talaga. Taga Davao, galing ako Davao. So, doon ako nag-elementary, high school, then nag-college doon din. Tapos lumipat lang ako ng UP. Nagpalit ako ng course. So, pero ano talaga yun, naka-influence talaga sa akin lalo na sa drawing. Yung pintor sa Davao na yun, si Adlaw. Siya yung pinakasikat na pintor sa Davao. Kasi si Adlaw, memorize niya yung mga mukha ng mga superstar dito, di ba sila? Susan Roses, memorado niya, walang kopya-kopya. So, mahusay talaga na pintor. Tapos nung nag-college, tambay. Kasi nag-iba na yung hilig mo, mahilig ka na sa music. Di ba? Kasi wala naman pangarap ako na maging sikat na pintor eh. Parang trip mo lang yung pagpipinta. Normal lang sa'yo na pag may mood ka, makakita ka ng bahay na tagilid, mga ibang klaseng tsura, drawing mo, yun lang. Pero hindi yung talagang maisip ka na mag-exhibit ka, mabenta. So mayroong program yung government, panahon ni Marcos, yung Presidential Assistance on National Minorities, na magkaroon ng scholarship yung mga anak ng mga batang kagtubo. Pero hindi ako nag-apply as scholar. Nag-apply ako as volunteer, work. Kasi gusto ko talaga yung adventure. Punta ka sa mga community ng mga indigenous people. Kaya napunta rin ako ng Luzon. Ngayon, yung painting. Ngayon na kasi lahat pala ng, lahat naman ng illustration ko, cover design, painterly done. Painterly siya eh. Yung ganito. So, bumalik sa akin yung pagpipaint ng acrylic. Tapos, nagkaroon ako ng, na-exhibit ko pa nga eh, ng series of painting, mga siyam, 10 pieces, na-exhibit ko sa mga sa gallery. So, hindi pa nga gallery, mga kaibigan lang eh, mga inuman, lagyan lang ng dekorasyon lang. Yun. Pero lahat yun, nabili dahan-dahan dito. Kasi hindi ako napunta talaga sa gallery. So, ano pong inspiration nyo sa paggawa ng mga paintings dati? Yung pa rin, mahilig ako talaga sa mga, yung nakikita ko sa paligid, usually ganun. Hindi lang basta maggawa ako landscape, mayroon talaga ako ilagay na kung ano-ano dyan. Kaya swak sa akin yung pagiging, pumasok na naman sa akin yung pagiging critical mag-isip. Kaya, karamihan ng drawing ko, medyo may pagka-aktivismo. Yung nagsasabi ng mga nangyayari, gano'n. Mga barkada ko, naging member ako ng Concerned Artists of the Philippines. So, yung talagang yun yung swak sa ko, swak sa aking sensibility, yung aktivismo. Kasi yun din naman ang topic ko noon pa, kahit nung hindi pa ako tibak, or tibak naman ako 1974, pero hindi talaga ako aktivista na grim and determined. Dito na lang, si matured na ako eh. Dito na lang dapat kung yung pagpipinta ay gawin kong parang tools for social transformation, mga ganun. Naging aktivista na ako. Ang nangyari naman sa akin lately, yung 2013, pumasa ako, nagkaroon ako ng grant, yung Asian Public Intellectual. Nag-research ako sa Southeast Asia. Tapos, yung gagawin ko, mag-research sa mga indigenous people's communities sa Southeast Asia. Tapos, interpret ko yung mga folklore na into painting. Yun. Yan. Ano ba ito?
So galing ito sa mga kwento ng mga ninuno ko na folk stories. Tawag dito, although mayroon na ito mga compilation sa mga library, kwento to naman daya yung folklore nila, folk stories na mayroon daw seven maiden na nandoon nakatira sa langit, sa heaven, no, sky, kasi ang mundo ng katutubo. Sa animist, as animist, ano sila, tatlong layer, di ba? Underground, underground, upper ground. So, yun to, nakatira, yun. So, mga paintings niyo, alin dun yung paborito niyo? O yung sa tingin niyo yung may pinaka-relevant sa inyo? Sa akin talaga yung isang painting ko na nawala, alam ko sana yun, yung flag na inipit, Philippine flag, tapos yung kamay na baka, tapos may mga ring to US, ring, Malacanang yung sail ng Philippine, ano. Tapos dugo, yung dugo, nagiging tao, nagiging social volcano, yung dugo. Yun, talagang ang daming nag-like, umabot ng 1,000, gano'n. Talagang sabi ko, ang dami namang mulat na pala. Kaya alam, minsan ba naman, may nag-ginamit, ginawa naman yung gano'n. Si Mao Tse-tung yung inabil na sila mga kaway na mga kaway. Pero ginamit yung painting ko, okay lang sa akin. Kaya ngayon sanay ako, yung mga painting ko, mga image ko, hindi ako, sangayon ako sa intellectual property rights, pero hindi nag-a-apply sa akin. Sino yung pinaka nagpapagawa, palaging nagpapagawa sa inyo ng artworks? Nung dito na ako, parang as work talaga. Parang art is, parang work din, artwork. Mga NGO, kasi nga, swak sa ano ko eh, sensibilidad ko, yung mga gawain na, yung mga kita sa paligid, critical sa mga bagay-bagay, ganun-ganun. Tapos makwento, makwento yung mga drawing ko eh. Hindi, palagi naman ang sining, hindi siya makaiwas sa politika. Kasi, tao, ang tao kasi ay sining, di ba? Ang tao ay politika. Uupo ka lang sa tabi, political statement yan. Gagamitin ka. Lahat ang gawain natin ay politika. Ganun din ang sining. Sa akin, napansin ko rin na ang masa, parang naging, ano ko lang, observation ko lang ito, hindi naman scientific. Parang protest ito ng mga may hirap sa mga middle class. Pero, hindi nagbago ang buhay ng mga mahirap. Hindi nagbago. Kaya ito ngayon isang galing sa class B, C, si Digong Duterte, na nagpormang class E, D, E. Populist type na politician to. Nakukuha niya yung puso, damdamin na mahirap, parang bilang ganti. Dahil ganun tingin ko ha. Ano yung message niyo para sa mga baguhang artist? Sundan mo lang yung pakiramdam mo. Yung bawa, kasi maraming ano yun, compromise eh. Compromise dahil mayroon kang sariling kamalayan. Hindi ko pwedeng sabihin na kailangan magtibak ka, aktivista ka. Yung art mo ay magiging hammer. Nagiging tool siya for transformation. Siyempre, doon ako. Pero hindi ko pwedeng i-saksak yun sa mga bagong graduate. Sa akin, kumbaga, malaking bilang kami, bilang agent ng pagbabago, no, as an artist, malaking challenge pa rin yung pagmumulat, papaabot sa mga kauri natin, na maintindihan naman bakit may mahirap, may mayaman. Hindi nila alam yun eh. Akala pinanganak lang silang mahirap eh. Pero hindi nila alam na manipulated to para ma-maintain ng mga mayaman yung kalagayan nila sa buhay. Kailangan may mahirap. Kasi otherwise, wala na magtrabaho. Diba? Ganun yan eh. Pero dapat naman kasi, ako naman, wala namang problema sa isang manggagawa o magsasaka. Marangal na trabaho yan eh. Ang problema lang, hindi na marangal dahil wala mga manggagawa, wala mga makain, wala mga...
paano ba yan? Dapat may makain. No? So, dito sa Global South or Third World Countries, tulad ng Pilipinas, dito mo makita ang ano, kultura na hindi nila alam kung bakit may mayaman at may mahirap. Tingin lang nila, tamad kami, hindi kami nakapag-aral. Yung tatay kasi namin, nila, eh, hindi nila alam yung may manipulation yung mula pa noon. So, yung visual art, malaking tulong sa lahat ng movement, politika man yan, mainstream politics man yan, or progressive politics, or business. No? Talagang gamitin mo ang skill mo para magbago ang lipunan. Crimson flames fly to my ear, rolling high in mighty drops. Long sweet fiery flaming rose, you sing ideas as my pops. Song said I proudly hit it.